Jerome, nung bata ka pa ba, eh, ganyan ang nais mong hanap buhay, pagiging sundalo? Yan ang career na inisip mo for yourself? Actually po, hindi ko naman to talaga na ganito yung pinapangarap ko. Pero kasi noon po, officer po ako sa CAT, tapos naging officer din po ako sa ROTC, yung Guimaras State College ROTC unit namin. Oh. So parang na-build na sa akin yung pagiging leader. So, so sabi ko, ang magsusundalo ako. Yeah, it came naturally to you. Parang ganun. Oh, yes, ma'am. Oo. Oh, oh. Ikaw naman, Rachel. Ito nakakatuwa. Noon pa ba ang hinahangad mo ng maging asawa is a man in uniform? Opo, ma'am. Kasi po, idol ko po kasi yung mga men in uniform. Kapag dumadaan po sila sa harap namin, parang, ay, sana magka-boyfriend din ako ng ganito. Totoo lang? Opo. Oh. Sinabi ko yung sarili. Aha, yun ang talagang gusto mo maging boyfriend. Opo. At maging, well, eventually, naging asawa mo na. Paano kayo nagkatagpo ba? How did you meet Rachel? Ang may operation kami noon, ma'am, tapos nag-stay kami sa isang barangay. Saan? Doon sa ano, sa Kalinog, sa ang one of the barangay sa Kalinog, Iloilo. Iloilo, okay. Yes, ma'am. So, may isang pastor doon na doon din na-assign sa barangay na 'yon. So, ang may isang babae doon na kasama siya, pero sabi ko gusto ko makuha yung number niya. Uh-huh. Sabi niya, wag sir, kasi may boyfriend na yan. Ah, may ibang babae kang pinag-interesan? Opo. May ano po doon. So, first time lang po naman kami nagkita noon. Pero, natatali na. Nagkaroon ka na attraction. Oh, parang ganon. Attraction. Parang ganon po. Okay, unang, saan doon si Rachel? Eh, yun po. Yung pastor, hindi niya binigay yung number noon ng babae kasi may boyfriend na ngayon. Oh, ngayon. So, yung nireto niya sa akin, yung kakilala niya, magkakilala kasi sila ni Mrs. So, binigay niya sa akin yung number with corresponding picture. Aha! Corresponding picture! Siyempre, ang ganda sa picture, ang ganda sa personal eh. Oh, so, nabighani ka agad, picture pa lang, type na type mo na. Oh, okay. Ganon. Okay na sa'yo. Kailan mo, ano, tinext mo ba? Tinawagan mo? Tinext tsaka tinawagan ko po. So, yun when? Po when? How soon after na natanggap mo yung litrato mula sa pastor? Pagkatanggap ko talaga po. Tinext ko kaagad. Talagang, Mika, talaga bang at that point naghahanap ka na ng asawa? Hindi naman po sa ganon. Pero pumapasok kasi sa isip ko nun po na... Kasi sundalo, hindi namin alam kung ano yung magiging buhay namin. Oo. Sabi ko, dapat mag 25 years old ako, dapat may anak na ako. Ah, plano mo na yun sa sarili mo. So, handa ka na magpamilya at that point. Oo, handa na po ako nun. Oo. Talagang kung tatanggapin man ako ng isang babae, pananagutan ko siya. Ah. Kano katagal kayo nagkaibigan, Rachel? Nag-textmate kayo muna, di ba? How long was that? Textmate lang po kami ng 3 months without seeing each other. Okay. Tapos, after noon... Ba't naman ang tagal? Okay. Ang tagal mo naman makipagkita? Busy po kasi siya, mami. Siya ang busy? Opo. Ah, okay. May operation po siya. Tapos, nung gusto po niya mag-training ng Maynila, bago daw po sana siya pumunta ng Maynila, mag-meet daw po kami. Okay. Nagkataon naman po na uuwi siya ng Guimaras. Ako nasa Iloilo. Oo. Doon kami nakita sa isang lugar sa simbahan. Sa simbahan? Opo. Okay. Pero nag-disguise po muna ako na ibang t-shirt ko para mas sure ko talaga. Ang galing mo! Bakit? Bakit ka nag-disguise? Parang busis, matanda po kasi sa cellphone eh. Kaya ina-sure ko muna, baka matanda yung kikitain ko. Kapag nag-disguise ako, pag nakita ko siyang matanda, edi... Alis ka na! Alis ka na! Disappear ka na bigla! Ganon. Opo. Nakita mo siya. Diba? Opo. O ano ngayon ang naging, ano sa'yo? A reaction mo nung nakita mo siya. Good looking, look. Oh, na nakita ko pa lang siya. Dead ka na, di ba? No, sinabi po niya sa akin na ako to yung naka-backpack na malaki. Tapos nakita ko, ay, siya pala yun. Tapos sinabi ko, andito ako sa upuan, nakaupo. Ayun, pinuntahan po niya ako. Ah, so nung nakita mo siya, hindi pala siya. Matanda. Pogi pala. Sabi ko, naka-blue, pero naka-orange pala siya. Eh, kasi nga nag-disguise kaya siya. Baka nga hindi kanya magustuhan. Talo niya pa yung sundalo mag-disguise eh. Oh, ngayon, siya meron ng instant attraction to you, di ba? Right that moment. Ikaw naman, nung nakita mo siya, ano naman ang reaction mo?
siyempre po, may idea na ako kung ano niya, yung itsura niya. Ah, kasi nakikita mo sa picture. Oh, nakita ko sa picture, pero right. Hindi ko talaga, nung pagdaan niya, dumaan po siya sa harap ko eh. Okay. Dumaan siya sa harap ko, pero yung, hindi ko siya na... Pansin? Oh, hindi ko siya na pansin yung itsura niya. Kasi yung tinatandaan ko, yung blue na t-shirt. Oo nga. Yung blue na, nga kasi naman. Yung pag... naka-orange siya. Oh, naka-orange yun eh. Okay. Siyempre, hindi siya yun. Mm-hmm. So, ang pagkakita namin, naka-short pa siya noon. Naka-ano? Naka-short pa naka, niya. Naka-short. Naka short. Ikaw talaga, Rachel, ha? Oo, ngayon. O, ganda siguro legs kaya naka-short. Ayaw po niya nang naka-short ng mga babae. Ayaw pala niya. So, okay. O, so yung nagkaroon ng hindi magandang ano sa'yo? Reaction sa'yo, Jerome? Naka-short siya? Actually po, napawaw na ako nun eh. Ano po? Ayun, pero napawaw. Napawaw ka? Naku, maputi siguro, no? Okay. Tapos? So yun po ang... After that first meeting? Yun po ang... Dinala ko po yun sa, siya sa ano eh, sa isang simbahan sa harap ng Haro Cathedral po yun eh, sa Iloilo Haro Cathedral yun. Oo, oo. Dinala ko siya doon sa isa kay Mama Mary na ano, tapos umalis na rin kami. Uh-huh. At saka umuwi na doon sa ano, sa Guimaras. Ah, umuwi na, umuwi na sino sa Guimaras? Ikaw? First time meeting po namin, dinala po niya ako sa bahay nila. Saan? Sa bahay po nila. Dinala mo na agad sa bahay niyo? Opo. Bakit? Eh, sundalo nga po, strike and withdraw. So, dinala mo na agad sa inyo? Pinakilala mo sa parents mo? Opo. Nakilala ko po siya doon. Para at least makilala naman ng mga magulang ko kung sino yung mga, yung ano, yung girlfriend. Oo nga, pero ikaw, Rachel, hindi kami nag, ano nun, medyo nag-alanganin. Hindi ka muna. Ngayon lang kita nakilala. Hindi po. Hindi, eh. Wala po sa isip ko yung mag-alanganin. Siya nga. Opo. Aba, eh, talagang you met your man on that very first day, no? Opo. Imagine that. Pero nagpakasal kayo, inilihim nyo. Opo. Why? You know, you sound like you were two young kids, really, you know, in love. Bakit inilihim pa? Gusto po kasi niya, ma'am, na sabihin po sana sa mga parents namin. Sabi ko, wag na lang muna. Kasi yung tita ko po, nakadepende pa po ako sa sustento ng tita ko. Okay. Yung tita ko, sabi niya, pag nalaman po niyang may boyfriend ako, ako ititigil? Ititigil po niya yung sustento namin. Kaya nabahala po ako. Baka ititigil po niya. Saan kami kukuha ng makakain namin? Parang ganun po. Oo. Pero at the end, nalaman naman po ng tita namin sa okay. Ibang tao. Kaya nagalit din ulit sa... Nagalit din sa iyo. Opo. Pero tinanggap nila ng maluwag si Jerome. Opo. Yung araw na yon na nadestino ka sa awang sa South Cotabato at alam mo na, matatagalan pa bago ka makabalik sa Iloilo, eh wala raw si Jerome kasi noong na pinanganak mo yung second child mo. Ano yung umaandar sa isip mo, Rachel, bilang, you know, manganak ka, wala yung ama ng iluluwal mo? Mahirap po, ma'am, eh, kasi walang magbabantay sa iyo, aasa ka lang sa ibang tao na kapamilya mo na magbabantay sa iyo, utusan mo. Samantalang nung unang ipinanganak ko, andyan po siya, hindi po ako nahirapan kasi lahat ng sakit sinasabi ko sa kanya. Yung pangalawa ko po, yung sakit, hindi ko po masasabi kanino na sakit ng ganito ko dito, walang hindi niya, walang gagawa noon tulad susuporta na ginagawa sa iyo. Opo. At the same time, Jerome, ikaw naman, alam mo na nanganganak na yung misis mo, eh, di ba? So what were the thoughts inside your mind? Actually, ma'am, hindi ko alam na nanganganak na siya. Ay, hindi mo alam? Hindi po, kasi nasa training ko ako noon. Oo. Hindi po ako hindi pa ako na-deploy yun sa ano sa Mindanao, on training ko ako noon sa OCS. Oo. So ang sinabi na lang sa akin ng senior ko po, ng direct senior ko po, na pinanganak na ang nanganganak na pala si Mari. So, mm-hmm. Oh. Eh, ang excited po ako na makita kung ano yung kalagayan nila, okay lang ba sila. Eh, hindi ko malang makita kahit picture. So yung style ko noon, para makita ko yung anak ko po, eh sumama po ako dun sa, kasi yung mga ano doon, sa school namin, yung mga nagsisimba sa labas na mga INC. Iglesia ni Cristo, pumupunta dun sa labas. Doon sila na sisimba. So, sumama ako.
Nagpaakay ako doon sa isa para makapag-internet ako doon sa labas. Oo. So yun, that's the time na nakita ko yung anak ko. So nakatulong yung luha ko nun, nung nakita ko yung anak ko. Mahirap pala, no? Mahirap talaga pag, po na... Wala ka doon sa panganganak ng anak mo. Oh. Now, the day March 2, 2016, hinding-hindi ninyo malilimutan yan sa tanambuhay niyo. Yes. Diba? Magkwento ka muna, Rachel. When was the last time nagkita kayo noon? Before that day, kailan mo huling nakita ang mister mo? November po, bago po magpasko. Tapos tinistino po siya sa Mindanao. So hindi kayo nagkikita ng November, December, January, February, apat na buwan. Apo. Kayong hindi nagkikita. Apo. Kwento mo sa amin ano nangyari, Jerome. Yung mama, it was March 2 this year. Uh-huh. We conduct a clearing operation at Barangay T, dato sa Libo, Maguindanao. Uh-huh. Yung kalaban namin doon, ma'am, is yung mga BIFF, yung mga Samora Islamic Freedom Fighter. So, during that day, naglalakad kami noon sa isang bahay na i-clear namin doon. Pero expected na talaga po yung mga IED doon, yung mga improvised explosive device na itinanim ng mga doon ng mga rebelde. So, alam nyo na mayroong ganyan? Mayroong ganun po. Ganun po yung estilo nila ng pagkikipaglaban doon. Hindi nyo lang alam kung saan? Hindi namin alam kung saan. Saan? So, talagang maingat po kami sa paglalakad ganun. Pero talagang, series of IED yung nandun eh. Mm-mm. So, yung first platoon namin, nasabugan na. Tapos nasa... nasabugan na yung first platoon. Okay. Yung under kay Lieutenant Ambunon yun, yung si Lieutenant Ulabi naman na under na yung sa headquarters sa kanya. Tapos yung isang platoon ko, yung sa second platoon ako yung nagdadala. Mm-hmm. So pag halt namin, pag halt ko, sa likod ko may ano din pala, may IED din. IED din, okay. So tumayo ako, pinatawag ko niya yung EOD. Pag dating ng EOD, sabi niya, sir, forward ka kunti, sir, kasi baka ma-i-recover namin to, baka masabugan ka pa. Sabi ko, sumustad. Pagkapunta ko dun sa kay CO, sabi ko, sir, pina-forward kami ng EOD. Sir, may IED doon na i-recover sila. Mm-hmm. Sige, sabi niya, advice mo yung tropa na huwag pakalat-kalat, baka may mga nakatanim po dyan sa paligid. Yung platoon sergeant ko pala, ang sumunod po sa akin, ma'am, kasi yun yung isa-opis sa amin na kung saan yung platoon leader na doon yung platoon sergeant. Mm-hmm. Nasagi niya yung trigger ng ano, naku, ng bomba sa, yung bomba pala nasa harap na namin. Ay, naku, nung naapakan niya yung trigger, uh-huh, so pressurize siya. Pagka tapak mo ganun, sasabog agad yun. Sasabog yun, oo. So sa kanya, putol yung paa niya. Uh-huh. Ang kaliwang paa niya, yun, na uh-huh, putol. Uh-huh. Tapos ako, habang kasi tinitingnan ko yung, ano ko, yung dinadaanan ko, uh-huh, bumelta lahat ng mga shrapnel sa akin. Sa mukha mo. Yung mga buhangin, mga graba, pumunta lahat sa akin. So yun po yung rason kung bakit pa ako nagka-ganito ngayon. Ano unang nangyari sa'yo? Nung sumabog yun sa mukha mo, ano yun? Nahimatay ka ba? Ano bang hindi nangyari? Po, conscious po ako. Conscious nun. Ka? Okay. Yeah, so pag sabog po nun, ang atras po ako, tapos nag-talikod, tsaka lumuhod. Kasi may mga nang sa-snipe po dun eh. May mga sniper po dun yung kalaban. Okay. So pagluhod ko ganun, sabi ko, Diyos ko. Sabi ko, siyempre tinawag ko po siya na, Panginoon, tulungan niyo po ako. Nag-inhale exhale po ako, parang sabi ko po raw wala mang tagos yung dibdib ko, parang wala mang butas yung katawan ko. Okay. Sabi ko, pag iba ka ko ngayon, mabubuhay pa ako nito. Pero akala ko, ang puwing lang yung sa mata ko. Yun na pala yung... may nararamdaman ka sa mata mo? Opo. Hindi sakit, hindi masakit? Hindi masakit, manhid po siya eh. Okay. Akala ko ito, tanggal na po tayo. Akala ko ito, puputol yung kamay ko. Kasi manhid na po nga po yung katawan ko eh. Ah, pati katawan mo nagmanhid? Opo. Sa dami ng shrapnel siguro? Meron din. Sa lakas ng impact po. Oo. Sa lakas ng impact, yung sa harap ko talaga mga 1 meter lang po yung ano eh. Uh-huh. Yung bomba. Okay. So kinapa mo yung ano, katawan mo, kinapa mo? Kung kumpleto ka pa, ganun ba? Hindi ko na po maramdaman yung katawan ko eh. Even yung ano, hindi ko maramdaman. So ano, maandar sa ano mo, kaisipan mo? Jerome, ano yun? Akala mo, wala na yung braso mo? Hindi, akala ko po mamatay talaga ako nun. Kasi parang na, ano na ako eh, na-demoralize na ako ganun. Lakas ng impact. Oh. So naisip ko nun talaga yung pamilya ko. Naisip mo? Naisip ko talaga pang pamilya ko dun. Oh. Ang asawa ko mo.
So yun ang yun yung nagbigay sa akin na ano ng lakas para tibayan pa yung ano na maibak lang ako ngayon, sabi ko nga na mabubuhay pa ako nito. Oo. So ang buti nandun din si ano si General Pangilinan sa ano sa area. Uh-huh. So mabilis yung reinforcement ng ano doon yung Air Force. So na extricate ka agad ako. Oo. So hindi pa mga makababa-baba yung ano yung chopper kasi may ground fire. Eh, pinapuputukan sila ng mga kalaban sa baba. Uh-oh. So nilipat yung landing zone instead sa harap dito sa likod na nilipat. Doon na kami nag-extricate sa ano sa likod. So pag na, nung naangat na kami, nung dinala na ako sa awang sa kampsyong ko. Excuse me, Jerome. All this while, conscious ka? Yes, ma'am. Conscious ka niyan. Alam mo kung ano nangyayari. Yes, ma'am. Alam mo na binubuhat ka, isinasakay ka sa helicopter. Alam mo yun lahat? Alam ko po yun. Alright. Conscious po ako nun. Oo. Hindi ka nawalan pala ng ano, ha? Oo, hindi po ako nawala ng malay. Oo. Salamat nga po ako. Oo. Ngayon, paano mo tinanggap yung balita na ikaw ay mabubulag na, hindi na masesave, hindi na mailigtas ang iyong dalawang mata? Siyempre po, ang una sa lahat na nalungkot po ako nun. Pero ang tinatanggap, ang sabi ko po, is a matter of acceptance. Oo. Kasi yung pagkabulag ko po, yung pagkamatay ng tropa namin, oo. May dangal po eh. Uh-huh. May dangal yung pagkabulag ko, may dangal yung pagkamatay ng mga tropa namin. Oo. So, at ang dangal ay bunsod ng dahil ang inyong ginagawa at that precise moment was opo. In defense. Para mapaglingkod po sa bayan tsaka para maipagtanggol yung mga yung ating bansa, yung ating sambayanan. Oo. So malakas na malakas yun sa loob mo. Opo. So yun po ang hindi po ako na lumural man o ano. Uh-oh. Kasi sabi ko ang ano naman to eh, hindi ko naman pinilit yung sarili ko na pumasok sa ganitong ano, ganitong wala namang may pumilit sa akin na pumasok sa ganitong trabaho. Oo. Ginusto ko naman 'to. So, I take the risk talaga kung ano yung mangyayari sa akin. Aha. So, madali lang siyang i-accept. Aha. Tsaka ang gusto ko ngayon na yung makapag-lingkod pa rin. Oo. Sabi ko nga sa ating mahal na pangulo, gusto ko pang makaserbisyo, sir, pero paano? So, ngayon I'm very happy na talaga ngayon kasi may mga bagay na kaya ko namang gawin ang katulad ng mga nagagawa ko noon. Alam mo, siyempre, ang iyong pamilya, I'm sure, iba ang naging damdamin mo, Rachel. While siya, I guess, kasi may training ang mga sundalo, no? Nang gano'n, ng tibay, ng damdamin, at malinaw sa kanila kasi na ang kanilang trabaho ay ipagtanggol, no? Ang bansa. Pero ikaw ay isang asawa, isang ina ng kanyang anak. How did that feel to you? Nung malaman mo, ang asawa mo buhay nga pero nawalan ng kanyang sense of sight, Rachel. Para po ako, ma'am, na tinakluban ng langit at tupa nung nalaman ko nung nangyari sa kanya. Tapos nung sinabi ng mga doktor na wala na pong pag-asa yung mga mata niya, nagdadasal na lang po kaming dalawa. Tapos lagi ko sinasabi sa kanya na kaya natin to pa. Lahat kayanin natin kasi hindi naman to ibibigay ng Panginoon sa atin kung hindi natin makakaya itong lahat na to. Oo. Napakagaling mo naman palang, misis, no? So, can you say, Jerome, na ano, a good part of your strength, no? Ay because meron kang support, ano, very supportive wife and the children. Opo, yun lang nga po. Sabi ko nga, kung ikwento mo na lang sa akin kung ano na yung kalaki yung anak natin, kung gano'n na sila galing sumayaw. Oh, tapos. Ikwento mo na lang sa akin. So, pwede ka pa naman makipagsayaw sa kanila. Oo nga po. Oh, yung tangkad nila, di ilagay mo sa tabi mo. You know, i-measure mo by your height also. Diba? Oh, problema mo lang pag tumangkad na sa'yo, paano yun? Di na pwede mo, di mo na mami-measure yun. Pero nung nasa Malacanang ka, Jerome, yes, ma'am. Parang nagkaroon kayo ng bulungan ng Pangulo. Parang may ganun eh, no? May exchange. Ano yun? Pwede mo namin malaman? Oh, yes, ma'am. Ang
yun nga yung sabi niya, Jerome, sabi niya, there's a life after the accident. I will going to reinvent you. Mm-hmm. From the soldiers with sight to without sight, but still functional. Uh-huh. Yun yung sinabi niya, yun yung pinanghahawakan ko ngayon na ano, uh-huh. hinahanap ko yung sinasabi niya na kung saan ako magiging functional. Okay. So, there's so many ways naman to serve the country, to serve people, tama. To serve the AFP. Uh-huh. So, ito ngayon, naghahanap ako, nag-aaral ako ngayon. Para nag-aaral ako ngayon ng computer. Okay. So, kaya ko na po ngayon mag-computer, makapagsabayan sa iba, sa mga sighted. Really? So, opo. So, lahat po yun sa total effort ng ating mahal na Pangulo. Uh-huh. So, talagang malaki yung pagbabago simula nung binisita niya ako dun sa, binisita niya kami dun sa Biluna. Opo. So, lalong tumibay. Opo. Lalong tumibay ka. Sabi ko nga po sa kanya na, hindi niya man ako na pagaling, hindi niya man ako na literal na, nakakita dahil sa kanya. Pero luminaw yung pananaw ko sa buhay na talagang may pag-asa pa. Ang ganda naman ng ano, ang ganda naman yung inyong sinabi na yan. Opo. Alam mo, Jerome, ako'y sapul at sapul pa. Napakataas ang pagtingin ko sa mga sundalo natin. Sa totoo na. At damang-dama ko, alam na alam ko talaga sa puso ko kung ano ang inyong trabaho, ano ang inyong ginagawa para sa bansa. But I want you to know na ngayong hapon, nakilala kita. Higit yung aking admiration, my respect, and my love for the Filipino soldier. Kaya ako, naku sa ngalan ng bansa, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din po. Thank you very much. Karangalan ko muna mapakapagservisyo po sa inyo. Thank you very much. Rachel, salamat ha. Salamat sa iyo. Thank you. Thank you po. May mensahe nga po sana ako sa mga kababayan natin. Ah, gusto mo ng mensahe? Go ahead, sige. Meron ka bang nais na iparating sa mga kababayan natin? Jerome, go ahead. Opo, ipaparating ko po sa lahat po ng mga nanonood. Isipin po natin, wag po natin isipin ang mga nawala sa atin. Isipin po natin yung mga natira pa sa atin. Mm-hmm. Ito po ang gamitin natin na inspirasyon para makapaglingkod sa bayan, makapaglingkod sa ating kapwa, at makapaglingkod sa ating Panginoon. Mm-hmm. So, kung may determinasyon ka po sa isang bagay, kahit ano man po yung pagsubok sa ating buhay, mm-hmm. malalampasan po natin ito. Basta may determinasyon lang po. At pagmamahal. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Okay? Thank you very much. Maraming salamat sa'yo. Rachel, salamat. Apo, ha? And good luck to the family. Apo, thank you po. Okay. Ako ma'am, kung tatanungin niyo po ako kung bakit nawala yung paningin ko po, hindi po nawala yung paningin ko. Hindi nawala? Ibinigay ko po sa bansa. Oh, talaga na. Ibinigay ko po sa bansa. That is such a profound. Talagang napakalalim ng hinuhugutan mo ng iyong pagmamahal sa bansa mo, Jerome. Opo. Really, really, really. And God bless you. God bless Rachel. And God bless your two children. Maraming salamat po. Okay. No, maging inspirasyon po ako sa lahat ng mga kababayan natin. I'm sure. Eh, ako nga nang kinikilabutan na nga ako sa mga kwento mo. Eh. Ako pa lang. Ako pa lang kinikilabutan na. And yes, I am sure. Talagang sila ay mai-inspire sa kwento mo. Thank you for giving it to magpakailanman. Maraming karangalan ko rin po na maibahagi po sa ibang tao yung kwento ko. Yes, I am sure. Ito ba mga ano pa? Sure. Sa kaso ni Second Lieutenant Takuma, Ali, post-traumatic disorder ba ang usually nangyayari after such ano experience? Actually, ang nangyari nga sa kanya, for a while, he felt he was depressed, di ba? Nabanggit niya na he felt sorry, di ba, sa nangyari. Pero hindi ko pwede sabihin na nagkaroon siya ng post-traumatic stress syndrome kasi hindi siya nag-drug. Normally, kung ang isang tao undergone mga ganyang pinagdaanan niya, mangyayari ito eh, na nagiging
sinisisi sarili niya, self-blame, di ba? Pity themselves. This is very normal eh. Kasi when the body is threatened sa danger, magkakaroon tayo ng fight or flight or froze syndrome eh. So natural talaga mangyayari yun. Pero hindi siya nag-drug. Sa kanya naka-recover siya. So, ano ibig sabihin, hindi siya nag-drug? Hindi siya tumagal. Hindi siya humagal. Hindi siya humaba, tumagal. Sandali lang. At hindi siya naging post-traumatic stress syndrome. Naging normal na reaction yan sa isang tao na na-subject sa mga ganyan threatening situation. Pero there is such a thing, right? Yes. At ano ang mga manifestations nun ng post-traumatic disorder? Ang mga ganyan talaga nangyayari, ang PTSD nangyayari first sa mga taong victims ng war, 'di ba? Kidnapping, abuse, natural disaster, yung mga sudden death accidents, okay? So nakikita natin yung mga bagay-bagay, for example, gaya ng hindi siya nakakatulog. 'Di ba? Heightened yung kanyang awareness, parang may kuwari, victim siya ng bagyo, umulan lang, eto na siya. Natatakot na. Natatakot na agad. Nag-iisip na, oops, may tao, for example, victim ng kidnapping. Oops, lahat ng tao, makikita niya. Takot siya. Kidnapper na siya, May kumatok sa pinto, heightened vigilant na siya. Tapos, yung mga hindi nakakakain, sometimes susuka-suka sila. Yung depression, okay, yung parating sinisisi sarili ko, I should not. Yun yung mga symptoms na people with PTSD. Pero yung bang tao mismo na nakikita niya yon, nare-recognize niya na hindi na normal ang kanyang nafe-feel? Or should it be third parties or third persons na makakakita nun sa kanya? That's a very, very nice question. Yung taong mismo yung victim, hindi niya na nakikita na yan. Ay, hindi niya napapansin. Hindi. Kasi, for example, yung taong malapit sa kanya, ang makakaalam na nagbabago. This is out of the normal May pagbabago. Everyday niya. For example, hypervigilant siya. Hindi naman siya talagang mahilig mag, hindi ba, duda. So, it takes someone na malapit sa kanya to know na, oops, something is not right here anymore. Sobra na. Going back to Jerome Ali, yung bang tinatawag nilang war shock, no? Yung ba ano pa rin, post-traumatic disorder? Kasama ba yun doon? Ang war shock, parang sa ilalim, ang post-traumatic stress, PTSD, parang umbrella yan eh. Ang war shock, isa lang yan. Yung victims of war, yung mga ganon, kidnapping, isa lang yan sa under the big umbrella ng PTSD. Okay. So, PTSD, sa ilalim ngayon. Pero ang symptoms niya, ganun din. Yes. Ganun din siya na nagiging yun, self-blame, di ba? Unang-una, self-blame, extreme sadness, sobra-sobra na yun. Lungkot niya, sinisisi niya sarili niya, nandoon yun, sana hindi ko ginawa, mga things like that. Eh, ano-ano ba ang pinagdadaanan ng isang tao na nakakaranas ng ganyan? Eh, alam mo, actually, yung mga ganyan, sinasabi natin malungkot, hindi eh. Nandoon yun, hindi sila nakakatulog. Hindi nakakakain. Iba naman, sobra kong kumain. Dinadaan, sobra kain ng kain. Okay? Iba, ayaw kumain. Iba, they think they have sickness. For example, masakit ang ulo ko, masakit dyan ko. All the kinds of psychosomatic syndrome nila, nandyan yan. Yung may sakit ako dito, may sakit. Pero even, wala naman. Actually, wala. Nai-imagine lang nila yung sakit na yun. Yes. Lalo, for example, ng a victim ng kidnapping. Okay. Di ba? Sobra siya natali. Ang feeling niya, na broken ang wrist, masakit, gano'n. Maski ilang beses si x-ray, wala. Pero feeling niya, ang sakit-sakit na hindi siya nakakatulog. Mga symptoms yan. Alimbawa, yung kay Jerome, no? Yung namang, loved ones niya, yung family niya, yung ba, pwede mo rin sabihin na nakakaranas din ng mga ganyang post-traumatic disorder kahit na hindi siya mismo, kung hindi yung kanyang minamahal sa buhay, ang nakaranas. Actually, sila yung nakakatanggap. Sila ang recipient ng, for example, anger. Mainitin ang ulo, di ba? Anxiety. Sila yung nakakatanggap ng ganyan eh. Sila yung nakakarinig eh. Sila yung nakakaramdam na pagbabago. Okay. Yung extreme changes. Ang loved ones and family, ang pinaka naapektuhan sa ganyan. Kasi sila yung kasama niya eh. Family ni Jerome ang kasama niya eh. His wife,
Diba? Kanina na nakausap ko siya, diba? Nung umpisa daw ng ganyan nila, nung umpisa pinuntahan niya si Jerome sa hospital, naramdaman niya yung nandoon yung lungkot nila. They would cry together. They talk about it. So, is that good? That's very, very good. That's why nung tinanong ko sila, nakita ko yung support system nila sa isa't isa, young as they are very strong. Diba? Although tinatago niya from time to time yung luha niya, she would come back and she would be honest to tell Jerome na I was out, umalis ako, umiyak ako kasi iniisip ko ano mangyayari sa atin. They talk about it. So habang nilalabas mo yan sa therapy, di ba? Habang nilalabas ng kliyente yung issue niya, mas nakakabuti, nakakabawas ng kanyang trauma sa loob. So it's alright pala to talk about it. Yes, yes. Oo, it's alright, ha? Na, kasi akala ko dati, dapat wag nyo nang pag-usapan para makalimutan na. Tapos na yung ano, akala ko ganun. Pero pag kayo husband and wife, it is good to share each other's feelings about the situation. If they have a strong, healthy relationship, maganda yun. Kasi maganda din yung nabanggit mo, kung hindi pag-usapan, paano kung dumating yung anniversary? Paano kung may triggering factor na naalala niya? Diba? Mabuting ipag-usapan nila para dahan-dahan nalalabas nila, nasi-share nila at hindi na kailangan ikim-kim. Now, how does a person, katulad halimbawa ni Jerome, how do you get over post-traumatic problem or this issue? Pwede ba yun? On your own, pwede mong ilagay sa ayos ang buhay mo o ang feelings mo? Ang maganda sa atin lahat, no? Everything, para sa akin na, I believe there is always hope for everyone. Mm-mm. As long as the person wants it. Sa kaso ni Jerome, lumabas siya, nag-aral siya. Nag-aral siya doon for the blind, nag-aral siya mag-computer. Nabanggit pa nga ng wife niya, si Jerome pa ngayon, in his present situation na hindi nakakakita, ang nagturo sa wife niya, paano mag-computer in a shortcut way? Talaga? Siya pa, some of the things she learned from her husband na ngayon, presently blind. Mm-mm. So, instead of it became a hindrance, nagko-compliment sila with one another. Mm-hmm. So, pwede talaga, he has to learn new skills, new things. Mm-mm. Huwag lang niya i-box sarili niya, ilagay niya sarili, lumabas siya. Mm-hmm. Continue with, alam mo, maganda lang, God gave us so many senses. Isa na wala sa kanya mata. But that does not mean all these other senses are not okay. Mm-hmm. He can use all of them. Ngayon, nagko-computer siya. And sa state niya, kaya pa niya gumawa ng PowerPoint. Maganda yun. At ito siguro ang pinaghahandaan niya na continuation ng service niya. Yes. No? In the AFP or in the Army. Como hindi na siya pwedeng sa war zone, mm-hmm. Siguro, yun ang pinaplano niya para sa kanyang buhay. And he wants to be a speaker to encourage other wounded soldiers. Ang ganda yun. Maganda siya, di ba? Nakakagawa pa siya ng PowerPoint. Yes! He can make a PowerPoint presentation and use that as his tool to teach and to encourage other soldiers. Now, Ali, para sa kapakanan ng iba, na hindi ganun ka-tibay at lakas katulad ni Jerome, no? Ali, para dun sa mga taong hindi kasing tatag, no, ni Jerome, ano maipapayo mo? Ano dapat o pwede nilang gawin? Sa panahon ngayon, wherein our mental health practitioners are here to help and to serve our countrymen. Pag may mga problema sila sa ganyan issue, di ba, kanina nabanggit natin, yung PTSD o depression, di ba, they can always call the Philippine Mental Health Association. They can always call the Department of Health. Doon na lang sila tumawag. At ang Department of Health, may mga naka-partner sila talaga na tutulong at tutulong. Lalo na with the easier na yung tumatawag tayo. Mas madali na ngayon. Huwag sila magdalawang isip. Huwag sila mag-isip na wala silang pera o mahiya. Because hindi po stigma ito. Nangyayari po ito sa lahat ng tao. Diba? Kay victim ka ng gera o ano, nangyayari po ito. Chemical imbalance sa brain natin is something that we practitioner now respect and understand. Maski noon pa naman. So they can always call Department of Health for help and the Philippine Mental Health Association. Ali, maraming salamat. Thank you so much for this information. Thank you.